Modernong infrastruktura, mga bagong negosyo at epektibong serbisyo publiko. Hindi maitatangging tunay ng maunlad ang lungsod ng Valenzuela. Sa totoo lang, kayang-kaya na nitong makipagsabayan sa mga karatig lungsod na pawang mga sentro ng komersyo. Ngunit sa kabila ng pag-angat nito, mayroong iilan na nahihirapang makasabay. Halos 20 taon nang naninirahan sa ilalim ng tulay sa Barangay Malinta si Nanay Mary Jane. Nasanay na ang kanyang pamilya sa mga biglang ingay at yugyog sa tuwing may dumadaang sasakyan sa ibabaw ng kanilang tahanan. Nadaanan namin baha, tapos mainit, wala kami kuryente, wala po tubig. Tapos tiniis talaga namin dahil wala naman talaga kami matirahan eh. At saka pag nagigib kami ng tubig, bumibili kami doon po sa malayo. Matutulog kami sa basang-basa talaga ang higaan namin. Oo, tapos tuwing alas 6 ng hapon, naglatag na kami ng banig at saka kulambo kasi matutulog na kami, walang ilaw. Hindi kami matutulog ang daming lamok, tapos ang init. Pag hindi kami makaano ng magkulambo kami, tinitis namin, paypay kami ng paypay dahil walang kuryente. Lahat-lahat na lang sira, langap namin. Oo, lahat. Kahit dito kami, tatapunan lang kami ng basura sa ilalim, tinitis namin dahil walang talaga kami mapuntahan. Pangongolekta ng plastic ang kinabubuhay ng kanilang pamilya. Gamit ang inaarkilang pedicab, naglilibot si Tatay Romeo sa kung saan-saan upang maghanap ng mga basurang maaari pang ibenta. Pagbalik sa kanilang bahay, ay pipilian ni Nanay Mary Jane ang mga ito at lilinisan. Tandem ang mag-asawa para may maipangtustos sa mga anak. Pindi, pag maraming tapo, minsan 300. Tapos 500, 400, gano'n. Bawdirian namin ng 50. Walang trabaho na maayos, hindi naman rin ako makatrabaho dahil may mga anak ako. Pinapaaral ko sila. Hirap kami sa magpaaral pero inilit po namin. Makaaral, nakala ko hindi makagraduate ng 6th grade. Dahil wala talaga kaming pera. Second year high school na ang anak nilang si Erica sa Malinta National High School. Halos 1 kilometro ang nilalakad niya sa tuwing papasok sa eskwelahan. Araw-araw niyang tinitiis ang init at usok sa kalsada, alang-alang sa pangarap na makatapos at maiangat ang pamilya sa ilalim ng tulay. Mas mahirap ang pinagdadaanan ni Nanay Mary Jane tuwing panahon ng tag-ulan, lalo pat ilang dangkal lang mula sa ilog ang sahig ng bahay nila. Unduy lang. Malakas na malalim talaga nung abaga. Nakapag-ready kami kasi pinaparady po kami ni Mayor. Nung ready talaga kami nakaready. Bumakwit kami sir ng St. Jude. Tapos ang mga anak ko naiwan dito, sumakay lang rin po ako sa truck. Yung simula noon, tuwing ano na madilim yung panahon, nag-iingat na talaga kami. Nag-iingat na talaga kami. Pag malalim ang tubig, lumilikas na kami kahit hindi pa gaano malalim, natakot na kami. Baka mamaya, madisplase pa yung mga pamilya namin. Kasi sa talaan ng Housing and Resettlement Office, meron tayong mga informal settlers na naninirahan sa danger area na umaabot sa 5,600. Sila yung nakatira sa easement ng Tulyahan River at under NPC transmission line. Ang mga kadahilanan kung bakit ang informal settlers ay naninirahan dun sa mga mapanganib na lugar, una, gusto nila yung mapalapit sila dun sa trabaho na kung saan sila namamasukan. Number two, mababa ang rental fee. Number three, some of the families nalilibre sa utilities, no? Yung iba, illegal yung water and power connection. Taong 2009 nang ilunsad ng pamahalaang lungsod ng Valenzuela ang Disciplina Village Ugong. Layunin nitong tulungan ang mga Valenzuelalong naninirahan sa mapanganib na lugar. Ang una nating Disciplina Village sa Ugong ay bunga ng isang trahedya ng Ondoy. Kaya minabuti natin na samantalahin ang pagkakataon na tulungan silang makabangon sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa realidad na ang buhay nila sa gilid ng Tulyahan River ay laging na sa panganib
anumang oras na dumating ang ulan, pagbaha, pagtaas ng tubig. At ang karanasan nila sa tulyahan, last on doil, ang isa sa mga paraan para madali natin silang makumbinsi na hindi ligtas sa kanila at may ibang lugar para sa kanila. Ngayong 2016 ay bubuksan naman ang panibagong Disiplina Village sa Barangay Bignay. Naghanap ang ating pamahalaang lungsod ngayon sa pangungunan ni Mayor Rex Cachalian ng panibagong site para makumpleto natin ang paglikas sa kanila. Hindi na tayo mag-iintay ng isa pang undoy para iligtas sila. Kaya ito ang sagot doon itong Disiplina Village natin sa Bignay. At dahil ito ay napaghandaan na natin, naiplano natin ng mas maayos ang mga resettlement units, naplano natin ng maayos ang mga support facilities, no? Nagkaroon tayo ng panahon para maihanda talaga ang mga sapat na pasilidad para sa kanila. Dinesign ang Disiplina Village na integrated communities dahil ang Barangay Bignay ay malapit sa mga barangay na mayroong mga factories na kung saan makakatulong ang mga factoring ito para mabigyan ng trabaho ang mga pamilyang lilipat doon. Isa ang pamilya ni Nanay Mary Jane sa mapapalad na makakatira dito. Laking pasasalamat niya nang malaman niyang kwalipikado silang mailipat. Matagal na umano nilang hinahangad na makalipat sa tahanang tahimik at ligtas. Nung nalaman namin Sir Kapo na ay nung Lunes na irilukit kami ay yung 21, parang hindi ako Sir makatulog at least kasi iniisip ko talaga may tulugan na kami, may tirahan na kami, safety na kami. Mahalagay na sa ayos yung tirahan po namin at least may sarili kami. Tulugan, may ilaw, may tubig. Sa mismong araw ng paglilipat, kitang-kita kung gaano kasabik ang mag-anak sa bago nilang magiging tahanan. Sabay-sabay na inihatid ang mga kwalipikadong pamilya sa Disiplina Village Bignay. Kita sa mata ang pananabik at bakas sa labi ang tuwa sa bago nilang tahanan. Nung nalaman namin na rinukit kami, sobrang talagang kuha namin. At saka sir, hindi kami naghiwalay.
kami lahat ng taga Balintela. Nakita-kita pa rin kami, hindi kami po nagkakalat, sir. Iniisip po talaga lagi, sir. Sabi ko, pag nandun tayo sa Disciplina Village, magkaroon na rin tayo ng kasayahan lahat, pati anak namin nakakalaro na rin. Oo, nandun pa kami sa Malinta. Sobrang hirap namin, sir. Pati sa ano, sa pag-aaral ng aking mga anak. Pag pumapasok, sir, minsan, naglalakad lang talaga sila. Siyempre, malayong school. Dito po, hindi na po sila maka-absent. Malapit lang po yung school namin. Tsaka po, hindi na po kami mapapagod maglakad. Dito lang po sa likod ng bahay namin, sir. Mas ligtas dito sa ilalim ng tulay. Kasi sa ilalim tulay, nakakatakot. Pagka dumadaan yung sasakyan, tumatay om. Hindi ka kami siya makatulog. Natuwa rin ako, sir, kasi nung nandito na po kami, wala na po akong maraming ginagawa. Nagasikaso na lang po ako ng aking mga anak. Tapos, nagsasaing para pagdating nila, mayroon po silang makakain at saka sabay-sabay po kami lahat. Masaya na rin po, sir. Kasi mayroon na rin kaming tulugan. Maraming salamat po sa kanila po, sa mga NHA, at saka po sa aming mahal na mayor, si Mayor Riz Gatsalian po. Sa mga kapwa ko Valenzuelano, lalong-lalo na sa mga naninirahan pa rin sa mga danger zones o sa tabing ilog, sisiguraduhin ang pamalang lungsod ng Valenzuela kasatulong ng pamalang nasyonal ng National Housing Authority na mailikas kayo sa madaling panahon. Pag natapos ang Disciplina Village Big 9 next year, summer of next year, wala ng Valenzuelano ang nakatira sa tabing ilog o sa danger zone. Sisiguraduhin namin na malayo kayo sa panganib, sisiguraduhin namin na may dignidad at dangal ang inyong kabuhayan at ang inyong buhay, at sisiguraduhin natin na magiging maganda ang kinabukasan ng inyong mga anak. Sa proyektong Disciplina Village Bignay, tuloy-tuloy ang asenso ng ating lungsod. Sa tulong ng Disciplina Village ay mas maraming pamilya ang nabibigyan ng pagkakataong mangarap. Mangarap na kumawala sa tahanang mapanganib ng tirhan. Mangarap na mamuhay ng mapayapa. Mangarap na manirahan sa pamayanang may disiplina. Ang Disciplina Village ay patunay na walang naiiwan sa lungsod ng Valenzuela.